Maganda to guys, dahil nga from Maybelline, tapos yung baby lips color siya. Bubuksan ko na siya. Dito, at tignan nyo naman yung panahon na yan. Oh, makulimlim siya. Dumating na si Lovesky at katatapos lang namin mag-lunch. So ngayon, paalis na kami. At isasama namin kayo guys doon sa pupuntahan namin. So, hinihintay ko lang si Lovesky. Ayun sa labas. At ayun yung babae na nagtitinda. Kung ano pa napipili ni Lovesky doon. No? Ito yung kanyang biniling halaman. Oh, anong halaman naman yan? Mavi Fire. Magkano yan? Mavi Fire. $50. That's 50. Ito is $40. Yan. Anong halaman to? Frog in a blender. Ayan. Parang camouflage siya. Good morning guys! Welcome back to my channel. It's me, Shasha Colme. So ngayon guys, kanina pa ako gising. Nakapasok na kasi si Lovesky. So ngayon, nag-ayos lang ako ng bed. At ngayon, bababa na rin ako dahil kasi hindi pa ako kumakain. Sinusuklay ko lang yung buhok ko dahil hindi pa ako nagsusuklay. So ngayon, suklay-suklayin ko lang siya. Para naman maayos yung aking umaga. Tsaka isa pa, pagising ko sa umaga guys, maliban yung sa ito kasi eh. Nilagay ko to sa gabi sa lips ko, tapos pagising ko sa umaga, ito naman yung nilalagay ko na from Maybelline. Lagi nyo naman na ito nakikita sa akin pagka pinapakita ko sa inyo, naglalagay ako nito. Ito na yung pinaka-moisturize naman ng lips ko sa umaga. Yan. Nilalagyan ko lang siya kasi para maiwasan yung pagka-dryness ng lips ko. So, yun naman. Maganda to guys, dahil nga from Maybelline, tapos yung baby lips color siya. Very crush yung kanyang playboy. So, maganda siya sa lips. Para ka lang lagi naka-lipstick, pero hindi naman. Ganito yung itsura niya. Ayan siya. Ayan, kung makikita nyo yan, ganyan ang kanyang itsura. So, nagbibigay kulay siya sa aking lips, kaya gustong-gusto ko siya ginagamit. Kaysa yung mag-lipstick ako buong maghapon. So, minsan, di ba, hindi naman maganda rin yung lagi ka naka-lipstick sa buong maghapon dahil kasi minsan nakakaano din ng lips. So, ito na lang yung ginagawin ko para pinaka-moisturize ng aking lips. So, nag-ayos lang ako ng bed nung umalis si Hubby. So, ngayon, mag-aalmusal na ako kasi medyo may gagawin ako mamaya at ano, pag-uwi niya mamayang hapon, aalis kasi kaming dalawa. Meron lang kaming pupuntahan dahil meron na naman siyang biniling halaman. At alam niyo naman na yung aking hubby, napakahilig niya sa halaman ngayon. So, hayaan na lang natin siya. So, pipikapin namin mamaya yung halaman. Medyo malayo siya dito sa amin. At kaya pag-uwi niya, yun, aalis kami. At ngayon, nakapantulog pa ako. Hindi pa rin ako nakakapagbihis dahil mag-shower pa naman ako mamaya pag-alis namin. Nagsuklay lang ako dahil naman mukha naman akong bruha kanina. Kamamadali, mag-ayos ng baon niya. So, ayan. Ito muna yung ginagawa ko. At bababa na rin ako at ako'y mag-aalmusal. Ito guys, yung aking almusal. Naggawa ako ng coffee. Tapos meron akong pantisal. At meron ako dyang Lady's Choice tuna spread. So, ayan ang aking almusal ngayon. Kain tayo guys! At ito yung aking almusal ngayon. Magpiprito sana ako ng egg. Kaya lang, parang tinatamad naman na ako magprito ng egg. So, ito na lang yung aking almusalin. At na-miss ko rin itong pandesal. Alam nyo ba guys, nabili ko itong pandesal sa Costco. Pag pumupunta kami ng Costco, lagi ako namimili ng pandesal. Dahil nga, ano, mahilig ako sa pandesal. At ako lang naman ako makain ng pandesal na yan. Tapos, marami siya sa isang plastic. Tapos, inaano ko na lang siya. Ay, nahati-hati ko. Tapos, nilalagay ko sa freezer yung iba para... Ganun yung technique ko guys, pagka yung ibang tinapay, pag namimili kami, hinahati-hati ko kung ilan lang yung magagamit namin para magtagal yung tinapay, hindi nagkakaroon ng amag. Di ba minsan kahit nasa rep yung pag matagal yung tinapay, nagkaamag siya. So ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa freezer para magtagal siya.
So, hindi magastos, diba? Kasi minsan sa isang supot ng tinapay, pag hindi lagi nakakain, nakalagay lang sa rep, may nagkakaroon siya ng amag. Diba, sayang naman kung tatapon mo lang din yung kalahati. So, ganun yung ginagawa ko. Nilalagay ko siya sa freezer, nahati ko talaga siya. Ang sarap nitong ano. Lady's Choice, tuna spread. Ang sarap. Alam mo ba? Umulan kahapon, pagkalakas-takas, sobrang lakas. Para kang nasa Pilipinas. Namiss ko tuloy yung Philippines. Dito, pag umulan, siguro mga ilang araw lang, tapos humihinto na, tapos matagal na naman bago maulit. Sarap ng pandesal, tapos may coffee. Diba? Perfect. Na magka-match silang dalawa. Katatapos ko lang kumain, at naubos ko na rin yung aking pandesal, pero yung aking coffee, ito pa, meron pa siyang laman. Konti na lang. Ubusin ko na lang to, pero kailangan ko munang magligpit dito sa kusina at ito yung aking ligpitin. Pero ito guys, yan. Nilinis ko na siya ng tubig kasi ilalagay ko siya dito sa dishwasher. Pero i-empty ko muna kasi itong aking dishwasher dahil nagugas ako kagabi. At hindi ko pa siya natanggal. So kailangan i-empty ko muna itong mga to. Yan, puno siya ng mga container. I-empty ko muna yan bago ko ilalagay itong mga to. Iniipon ko sila guys kasi sabay-sabay ko kasi silang hinuhugasan guys. At lahat yan nilalagay ko dito sa dishwasher. Ito yung aking parcel na dumating kahapon o ni isang araw. Hindi ko lang siya agad nabuksan. Ito yung catch of the day dito sa Australia na online shop. Tapos ito yung sa Amazon. Bubuksan ko na siya ngayon at naalala kong buksan ko siya ngayon dahil naging busy ako. May ginawa akong iba so hindi ko siya nabuksan. So ngayon pagkakataon ko na siyang buksan. Unahin ko muna itong sa catch of the day na in-order ko. Patong ko na nga lang dito para mas madali niyong makita. Bubuksan ko na siya. Dito. In-order ko to guys dahil para sa pantry namin. Ang higpit naman dito. Ayun, dito ko pala sa gilid. Malti, babak muna akong kutsilyo. So, ito siya guys. Ayan. Ito ang laman nito. Ayan siya. Ito ay puro na tela. So, ito yung pinaka may address pa dito. So, ayan, dito na lang. So, ito guys ay puro na tela. Ayan. Limang na tela siya. So, ito yung aking mga in-order. Kasi nag-sale siya sa online shop. Dahil ito ay nagkakahalaga ng $5 lang siya sa online shop. Tapos, pero sa grocery, mabibili mo siya ng $7.50 or $10 ata yun. So, ayan, nag-order ako ng lima nito. Kasi sayang naman din siya kung sale naman, diba? Tapos free shipping siya, guys. Wala akong binayaran dito kundi yung presyo lang nitong natela na to. So, wala siyang shipping fee. So, ginarab ko na din siya dahil para makatipid ako. So, ilagay ko muna siya dito sa kabilang side. Kasi itong catch of the day na to, guys, meron siyang pantry, ano ba yun? Grocery pantry na super sale siya. Na kung minsan sa grocery, mabibili mo siya na medyo mahal, tapos sa kanila, eh, mura. So, nagka-grab na rin ako minsan ng mga sale doon para makamura ako at makatipid. At ito naman yung, nag-sale din siya doon sa Amazon. So, binili ko na rin siya para makatipid na rin ako. Alam niyo naman ako, mahilig ako sa mga sale. Yan, buti na lang malapit kami dito sa mall. At walking distance lang talaga kami dito sa mall. Kaya pagka talagang wala akong ginagawa dito sa bahay, nagagala lang talaga ako na sa mall. Talaga lahat yan iniikot ko, tinitignan ko lahat ng sale. Lalo na pagka sa mga damit o kahit sa ano, basta sale. Yan, nakikita ko po ano, yung mga sale at kung kailan yung sale. Yan, nakakabili talaga ako. Hindi ako namimili ng sobrang mahal na kung ano-anong mga gusto ko. Pagka sale yun, binibili ko sila dahil na talaga mas malaki yung natitipid ko, diba? So, ito naman siya, guys.
Ayan. Ito yung aking mga in-order na mga fabric conditioner sa damit. Ito ay sobrang bango nito, guys. So order din ako ng 5. So, ito. Ayan. 5 din itong in-order ko. Talaga naman, sobrang mura niya. $1.25 lang siya sa online. So, in-order ko talaga siya dahil kasi yung ganito sa mall ay nagkakahalaga ng almost $5 yung ganito. So, ito yung paborito kong fabric conditioner na Hudley Sunshine Press. Made in Australia siya. Ayan. Ito. Yung isa sa mga ginagamit kong fabric conditioner na sobrang bango niya talaga. Ayan. Umorder na ako nito. Dinamihan ko na rin siya. At bala ko pa rin umorder nito dahil nga nakamura talaga ako. So, diba, hindi na masama umorder doon. Dahil, ang laki rin na naitipid ko. Pero yung $1.25 lang siya. Kaya talaga napa-order ko. Kaya yan, 5 itong kinuha ko dito sa Amazon. Kaya nung dumating ito ng isang araw, alam ko ito na yung mga order ko. Kaya hindi ko muna agad siya binuksan dahil meron pa akong ginawang iba. So ngayon, naalala ko na naman na meron akong bubuksan. Kaya ito yan, nabuksan ko na siya. And guys, katatapos ko lang maligo dahil parating na rin si Labsky galing work maya-maya. At ngayon, naligo na ako para pagdating niya siya na lang maliligo. At hindi na rin ako nagluto para hindi na rin ako mapagod sa kusina dahil nga nagmamadali kami at marami pa rin akong ginawa dito sa bahay. So, maghanap na lang ako ng makakain namin sa baba, yung papainit na lang, tapos aalis na rin kami kaagad-agad. So, ayan, nakaligo na ako pero pinagpapawisan na naman ako. Dahil kasi hindi maganda yung panahon namin ngayon dito, kahapon pa nag-uulan. Tapos ngayon naman, napaka-gloomy ng paligid. Araw, uulan, makulimlim, tapos mamaya aambon, tapos ayan, bubuhos na naman yung ulan. So, ang init, kaya ayan, kaliligo ko lang pero pinagpapawisan na naman ako. So, bababa na muna ako at titingin ako na makakain namin sa baba. So, titingin ako guys ng makakain namin ni Labsky. Kung anong meron dito sa freezer namin sa garahe. Tignan po kung ano yung makakain namin ngayon dahil puro process. Gusto ko sanang gumawa ng fish and chips, itong baramonde, tapos may salad, tapos itong chips, yung french fries, tapos frozen na frozen pa siya. So, ang gagawin ko, ito na lang siguro, kagalian. Yan, ito lang kasi yung mga pang-emergency na food na kinakain namin. Masarap to eh, yung Thai red chicken curry na may rice na rin siya. Sobrang sarap nito. So, dalawa yan. Baka yan na lang yung kainin namin. Pero mamaya ako na sila ilalabas dahil wala pa naman si Lovsky. Madali lang naman to ipainit. So, yan na lang yung kakainin namin mamaya. Pagmadalian kasi guys, yun yung kinakain namin na frozen food na pinapainid na lang namin. Pero may mga gulay naman siya. So, nandoon siya sa freezer namin. Ayan. Diyan nakalagay yun sa freezer at hindi yan nasa rep namin kasi marami laman yung rep namin kahit yung sa baba niya. May mga ibang laman kasi itong aming freezer dito siya nakalagay sa garahe namin kasi hindi siya kasha doon sa kusina. So, diyan lang siya nakalagay. At tignan niyo naman yung panahon na yan. Oh, makulimlim siya. Dumating na si Labsky at katatapos lang namin mag-lunch. So, ngayon paalis na kami. At isasama namin kayo guys doon sa pupuntahan namin. Papunta na kami sa halaman na pipikapin namin dahil ayan na si Labsky. Nagda-drive siya. So, ayan yung panahon na naman namin. Mukhang uulan na naman. Ayan, nagdidilim. Hanggang doon. So, sana hindi kami abutan ng ulan. Dahil uulan araw kanina pa yan. So, baka bumuhos na nga yan. Ulan na yan. So guys, andito na kami sa pamilya ng halaman ngayon. Makuha. So, hinihintay ko lang si Labsky. Ayun sa labas. At ayun yung babae na nagtitinda. Kung ano pa napipili ni Labsky doon. Ang ganda ng lugar nila dito.
Layo-layo yung bahay, tapos malalaki. Hindi na makaalis si Labski, oh. Kung ano-ano, tinitignan niya pang halaman. So, kayaanan natin muna siya. Kinakausap niya yung tindera. Yung matanda. Tahimik dito, guys. Sobrang tahimik. Nakauwi na kami at dumaan pa kami sa Costco at yan. Meron ulit akong sundae at bubble tea. Hindi pa nainom ni Lovesky. At tumalang kami doon kasi nagpagas lang kami dahil malapit na rin naman kasi yung pinuntahan namin doon. At namili din siya ng hamburger at hotdog sandwich. Baon niya bukas. So, doon pa siya sa labas. Pakita ko yung halaman na kanyang binili. Dito pa siya sa labas eh. Ito yung kanyang biniling halaman. Oh, anong halaman naman yan? Mavi Fire. Magkano yan? Mavi Fire. $50. That's 50. 50? Ito is $40. Yan. Anong halaman to? Frog in a blender. Ayan. Hmm. Parang camouflage siya. Magkano yan? 40. 40 plus? Calladium, ito ang dalawa. 50. Ito ang tinatag na calladium plants. Yan, ang kinuha namin ngayon sa malayo. Very beautiful. Maganda nito, ano? Galing sa Hawaii daw yan. Galing? Hawaii? Hmm. Wow. So, happy na naman? Yep! Oy! Happy ka na naman? So, yun na nga guys, yung halaman na sinasabi ko sa inyo na kukunin namin ni Labski. Medyo malayo siya sa amin pero okay lang kasi yung halaman na yun ay mahirap hanapin. Napaka-rare niya. Okay lang kahit malayo. So, i-end ko na rin dito yung aking video guys. At sana nag-enjoy kayo. At maraming salamat sa panonood. At kung ikaw ay bago lang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. At pindutin mo lang yung red button para lagi ka nanonotify sa aking mga bagong videos. Maraming salamat guys. See you next time. Bye. I did a lot of